Our topic for today is how to prevent common fires. Okay? So, first is never leave a warm or hot iron unattended. An unattended iron that is on will scorch fabric and may cause fire. Okay? Tulad ng discussion ko nung last, so yung mga iron na napapabayaan, no, pwedeng mag-cause ito ng sunog. Okay? Lalo na there is heat, there is oxygen, and there is a fuel. Okay? Yung triangle of fire natin. So, magkukos yan ng sunog. So, napaka-importante pag magla-plancha muna tayo is plancha muna. No? Huwag nating hahaluan ng ibang extracurricular activity. Baka sabihin mo, I am a multitasking, kaya ko namang magplancha habang nagluluto. No? Ngayon, napabayaan mo yung pinaplancha mo. Pwede kang mag-cause ng fire. Ngayon, napabayaan mo naman yung niluluto mo, pwede siyang mag-cause ng fire. So, ensure na pag magla-plancha tayo, no, plancha lang. No, walang chismis or no extra curricular activity. So, napaka-importante na always binabantayan natin yung pinaplancha natin. Okay? Never block pathways such as stair and corridors. So, bakit? Bakit kailangan always clear of any obstruction or unhampered na tinatawag natin? In case there is an emergency, no, imbis na makapunta ka doon sa rooftop, hindi ka makakapunta kasi tinambakan mo yung daanan mo papunta sa taas. So, napaka-importante if that is corridors, mga hagdanan, walang ilalagay ng kung ano-ano. Kasi baka ito yung mag-cause ng hindi mo pagkatakyas sa isang sunog. So, napaka-importante na always sinicheck natin yung mga corridors natin tsaka yung mga hagdanan natin na dapat walang any materials, items, or equipments na nakaharang doon. Okay? Next is install windows which can be open in case of emergencies. Remember, tulad ng sinabi ko kanina or sinabi ko noon na yung mga paglalagay ng grills hindi masyadong advisable kasi it will only cause fire trap. So, baka mamaya nilagyan mo ng grills, hindi ka makakalabas. So, dapat ang ilalagay lang natin yung pwedeng mabuksan in case of emergency or may mga locks doon sa loob para doon mo lang i-press at mabubuksan na yung window. Okay? Baka mamaya kinukulong mo na yung sarili mo. Okay? Next is never leave food on a stove or in an oven unattended. Keep cooking areas free of flammable objects and pot holders, towels, and curtains. Okay? Pag titignan natin tong illustration, okay, nandun yung curtain. So, if in case napabayaan, nag-apoy yan, so, makukuha niya yung curtain. So, mag-aapoy agad yan. So, automatically, mas mabilis kakalat yung apoy. No? Pinaka-importante dito pag nagluluto, dapat bantayan. Okay? Now, pag may mga tela or yung mga pot holder natin, huwag nating ilalagay doon sa taas. No? Huwag nating ilalapag doon sa tabi ng apoy kasi pwede masunog yung pot holder natin. And remember, dapat malayo siya sa mga flammable objects. So, ang importante dito, yung mga gamit or yung pagluluto nyo or yung lutuan nyo, dapat malayo sa mga flammable objects. Kahoy, ano pa ba? Curtains, tela, basahan, yung mga yon. Dapat malayo yung mga yon. So, separate yung lutuan para hindi tayo mag-cause ng sunog. Okay? Next is never disable or remove the batteries of smoke
alarm. And frequently test smoke alarms and make sure you replace the batteries regularly. Okay, meron tayong topic regarding sa fire alarm, no? So dapat i-check din natin yung mga fire alarms natin, no? I-check natin kung gumagana o hindi. Pag nakita na natin hindi umiilaw, it means to say kailangan nang palitan yung battery. And pag napalitan yung battery, test nyo naman kung gumagana. So at least alam nyo na if in case there is a smoke, no, ma-advisean ka ng fire or smoke alarm mo. Okay? Next, burning candles should never be left unattended. Keep flammable items such as fabric and paper away from lighted candles. So, alam naman natin, no, pag walang kuryente, common cause ng sunog is yung mga kandila na napabayaan. So, ensure natin, pag gagamit tayo ng kandila, no, pag naubos or pag natumba, hindi siya malapit doon sa mga flammable materials natin. No? Baka mamaya, nag-dinner date kayo, nagkasarapan kayo ng tingin, biglang liko, no, napabayaan nyo yung kandila, pwedeng masunog yung buong bahay. No? Hindi lang kayo gumawa ng apoy doon sa kwarto, kundi buong apoy, buong bahay. No? So, ensure na pagkatapos gamitin ng kandila, patayin agad. And, pag gagamit tayo ng kandila, malayo doon sa mga flammable items natin. Okay? Next is, keep air conditioning units on a labeled surface away from fabric and other flammable items. So, napaka-importante na yung mga, kung mayroon kayong mga heating or conditioning unit, no, dapat malayo doon sa mga fabric. Kasi pag nag-heat to, tendency, too much heat, oxygen, and fuel will cause fire. Okay? Next is, store gasoline, paper, and combustibles away from source of flame. Sa ibang bansa kasi, meron silang heating system. No. Dito sa Pilipinas naman, wala tayong heating system kasi sobrang init na nga. No. Pag mag-i-store tayo ng gasolina or any gasoline, no, kailangan malayo doon sa pinanggagalingan or source ng apoy, no? Or ilayo natin kung saan mapaglalaroan ng mga bata. So, at least nakalagay ito sa isang safe na area na walang exposure ng too much heat. Okay? So, ganun dapat ang gagawin natin. Hindi yung nag-iimpact tayo ng gasolina at iniiwan natin kung saan-saan ang problema. Mamaya, makita ng mga bata, paglaruan, and mag-cause sila ng sunog. Okay? Never smoke in bed or leave a lighted cigarette. Okay? Pag matutulog na, huwag nang manigarilyo sa loob ng kwarto. Baka mamaya sobrang pagod mo, no, paggising mo, lechon ka na. Kasi because of your smoking, napabayaan mo yung sigarilyo mo na tapat doon sa or nahulog doon sa kama mo, ayun, sunog. Ikaw yung unang masusunog. And huwag naman sana. Okay? Keep electrical appliances away from source of water. Ayan. So, pagtitingnan natin, nakasaksak yung radio na nandun, tapos nakasaksak yung blower. Pag nahulog yan, automatically, kuryente ka dyan. No, pati yung heater natin. No, pag nahulog yan, tapos nandun ka doon sa mismong water, pwedeng masunog or makuryente. Okay? Next is, never leave a lighted candles unattended. Away, keep heating appliances and often flames away from combustible. No, remember, dapat malayo yung mga source of heat natin doon sa mga combustible material such as yung light natin. No, pag nagkaroon ng problema yan, no, nainitan, so possible
umapoy yan, no? Then same with candle, no? Kaya yung mga source of heat natin or heating appliances natin malayo doon sa combustible materials. Yun yung tatandaan natin. Okay? So, install smoke alarms in every bedroom kung kaya, no? Kung kaya, lagyan. Okay? Tulad ng sinabi ko, magkano lang naman, di yata aapod ng 300 pesos na mabibili doon sa DIY at saka doon sa SM, no? May mga Ace hardware, may mga smoke alarms sila. So, kung kaya, lagyan. Kung hindi kaya, kayanin. Okay? Keep matches out of reach of children, no? Hindi ko alam kung meron pang mga matches ngayon, no? Or posporo. Ngayon, lighter na yung ginagamit nila. So, ilayo nyo na lang yung mga lighter at saka matches natin. Okay? And ensure sa mga gas range natin, yung mga gasol natin, LPG natin is nakasara, no, para hindi paglaruan ng mga bata. Okay? Install residential fire sprinkle. Okay? Yung sprinkle system natin kung kaya. Kung hindi kaya, nako, yun lang. Lalo na pagkubo lang yung bahay pero naka BMW. Okay? So, never leave a burning stove unattended. So, yung pagluluto natin, always binabantayan, no? Para at least hindi mag-cause ng fire. Yung sinaing, kailangan balikan para maluto ng maayos. Buti nga yung sinaing binabalikan kaysa ikaw hindi na binalikan. Okay? Keep flammable liquids and other combustibles away from any flame source. Okay? Tulad ng sinabi ko, no, ilayo natin yung mga flammable materials or combustible materials doon sa heat source natin. Baka masunog yung mismong bahay. Okay? Never leave lighted candles unattended. Nakakuan na natin. Always put them away from any combustibles and where they would not topple or matumba. Never put electrical appliances near bathtubs. Okay? Baka malitsyon ka. Okay? How to prevent common fires. Okay? 56% of all house fires are caused by cooking accident. Okay? So, ibig sabihin, 56%, napakataas. No? Ito, cause lahat ng pagluluto. Now, it only takes a few seconds for a working smoke alarm to warn you. So, medyo matagal din, no? Now, ano bang gagawin natin? So, first, keep a keen free zone in the kitchen, no? Ang mga bata kasi may pagkamalikot yan. So, always, pinagsasabihan natin, no? Kailangan na-orient yung mga yan para hindi nila galaw-galawin yung mga in case na nagluluto kayo. So, kung makulit, no, iparamdam mo na mainit. So, huwag naman sunugin yung kamay, no? Ipakuan mo na ito yung mangyayari sa'yo, pakitaan mo ng picture, kausapin mo, no, para hindi niya gawin yung pinagbabawal mo. Okay? Next is never leave a children alone in the kitchen when you are cooking. No, sabi ko nga may magpagka malikot, no. Curious yung mga bata kung minsan ginagaya nila yung ginagawa ng matanda. Akala niya siguro magagawa niya din kaya lang it will cause accident. So pwede siyang mabuhusan ng mainit na tubig or pwede siyang mag-cause ng fire. Okay? Never use water to extinguish a pan fire. Remember, no, yung classes of fire natin. So, hindi pwede yung tubig. Lalaki lang yung apoy, no? So, if in case, ilayo mo lang yung doon sa source of fire and ilayo mo doon sa combustible materials para hindi kumalat yung apoy. Don't panic, no? Napaka-importante na don't panic. No, madali lang mawala yan. Okay? If a pan catches fire, just put over the lid to put out the
file. Okay? We apply yung triangle of file natin. So, if we will remove one element or yung element of fire natin, if we will remove one element, automatically may extinguish or mawawala yung apoy. So, anong tatanggalin natin? Ilalagay natin yung pan, tatanggalin natin yung oxygen. Okay? So, pag tinakpan mo, mamamatay yung apoy. Okay? Avoid octopus connection. Okay? It will create short circuit or overloading of your electrical system. Pwedeng sumabog and mag-cause ng fire. Ito, mahirap i-extinguish pag nagkaroon ng sunog to. So, wag niyong sasabuyan ng tubig. Baka mamaya ikaw din ay makuryente. So, avoid octopus connection. Okay? Never stick your finger anything in the electrical outlet. Okay? Alam mo na may kuryente yan. Tutusukin mo. Nako, kuryente ka dyan. No? Ito, totally nagagawa ng mga bata yan because of curiosity. No? So, dapat pinagsasabihan din natin yung mga anak natin regarding the risk of electrocution. Okay? Let the electrician do his job. No? Huwag kang magmagaling. Baka mamaya, it's either makuryente ka or mag-cause ng circuit, short circuit, or mali yung pagkakalagay mo, it will cause fire. Okay? Hayaan na natin yung mga expert and skilled na mga electrician natin para gumawa ng trabaho nila. Okay? Replace frayed and worn electric cords. So, pag nakita nyo, worn out na yung electric cords mo, kailangan mo nang papalitan. No? Kailangan mo nang ayusin. Huwag mong pababayaan kasi it will cause, unang-una, it will cause electrocution and pangalawa, pwedeng mag-cause ng fire. Okay? Then, never put lighted candles near doors or long pathways where they could be knocked over. Baka mamaya, matumba, mayroong combustible materials doon, pwedeng mag-cause ng large fire. Okay? Mas malaki yung nailawan mo kaysa yung pathway lang. Baka mailawan mo yung buong barangay or buong kanto. Okay? Keep lighted candles away from combustible such as curtains. Okay? Be careful with candles. Huwag tayong maglalagay ng kandila doon sa pwede siyang matumba tulad nung doon sa malapit sa bintana. Pag nanginan, natumba, nako. Magka-catch yung kurtina natin on fire. So, make sure safe yung paggamit ng kandila. Then, never play with lighted candles. Okay? Baka mamaya, no? Punta ka doon sa cemetery, maglaro ka ng kandila at makasalubong ka ng lumulutang na kandila. No? So, wag paglaruan yung kandila. It's either pwede kang mapaso or pwede kang makasunog. Okay? Keep flammable liquids and gases away from any source of flame. Okay? So, sa topic na to, ilang beses nang naulit na kailangan malayo yung mga combustible liquids or liquids doon sa source of heat or flame natin. Okay? So, baka mamaya magkaroon ng malaking sunog. Okay? Make sure you have turned off your stove LPG before you sleep or leave the house. Okay? Bago matulog, i-check natin yung mga LPG natin, turn off natin. Okay? And, kahit yung mga nakasaksak doon sa kusina, and pag-aalis ng bahay. So, make sure na natatanggal natin yung saksakan and nakasaksak na mga electrical equipments natin and yung mga LPG natin naka-off. Okay? If you smell the odor of gas, never light a match or switch on the light. Okay? Take note. No. Huwag na huwag nating sisindihan yung ilaw. No. Huwag na huwag tayong magsisindi ng sigarilyo or lighter kasi you will ignite the gas. No. Ayun. So, pag may naamoy ka,
No. Kung ano yung available na source of light, yun na yun. Okay? Kung di mo kayang makontrol yung amoy, eh alam mo doon sa gas mo, no, sa LPG mo, kailangan mong ilabas yung gas range. Okay, hindi naman sasabog 'yon, no. Usually apoy talaga ang lalabas doon. So kung saan siya lumalabas yung gas niya, susundan lang ng apoy. So napaka-importante na hindi ka nagpapanik, no. Then make sure that cigarettes are put out before you discard them. So maraming fire because of yung smoking. So hindi nila nadi-dispose ng maayos yung cigarette nila, no. Hindi nila napapatay, no. Tinatapon na lang kung saan-saan. Oh, for example, sa isang opisina, no. Tinapon yung sigarilyo doon sa trash can. So sa tingin niyo, di ba mag-aapoy yun? So mag-aapoy yun, no. Ayun, pag nag-aapoy yun, automatically kung mayroong mga combustible materials doon na malapit, it will cause a large fire. So dapat pag nagsisigarilyo tayo, ensure naman na pag itatapon natin is wala nang baga yung sigarilyo natin. Okay? Next is never smoke on the couch when you feel like sleeping. So kung di mo kayang iwasan, no, mag-smoke ka sa labas. Huwag doon sa mismong upuan or sa higaan mo. Okay? Never smoke in bed. Tulad ng sinabi ko, iwasang manigarilyo doon sa mismong bed or sa loob ng bahay. So, avoid na natin, no? I-avoid na natin manigarilyo sa loob ng bahay. Doon na lang sa labas ng bahay. Okay? So help prevent fire. Because fire means fire ignorance ruins everyone. So, in short, dapat alam natin yung mga ginagawa natin para malayo tayo sa apoy. Sabi nga nila, mas magandang manakawan kaysa masunugan. Kasi yung 5 minutes, no, hindi makukuha lahat ng importanteng bagay sa loob ng bahay, no. Pero pag sunog yan, nako, within 5 minutes ubos yung naipon mo ng ilang taon. So, don't be ignorant. Okay? We need to apply fire. Okay? Fire, ignorance, ruins everyone. So, always dapat cautious tayo. And, dapat na-assess natin yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay natin para hindi tayo mag-cause ng fire. Okay? So, thank you for watching my presentation.